Radyo Edukado kasama mo, dalhin ang hiwaga sa mundo na pagbilang, pagsulat at pagbasa. Tara na, tambay na dito sa Radyo Edukado. Isang masiglang Lunes sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa kung saan kasali ka. Ayan, ako, Teacher Mike, mukhang talagang sports attire ka ngayon, Teacher Mike. Kasi kailangan. Oo, tama, summer, sweat it out. Nung nakaraang episode po, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa mga magaling na sa sports, mas magaling pa sa academics. Mm-hmm. Balansyadong pagkatao ng ating mga estudyante. Kasama po natin si Reden Kuden, Ina Kua, Davin Luan, at si JR Galiarza. Ayan. Teacher Mike, alam mo, na-inspire talaga ako sa kanila. Parang feeling ko na, sabi ko dun sa anak ko, Teacher Mike, makinig ka at matuto ka on how to balance yung pag-aaral mo, yung leisure mo, para sa ganun, lumaki kang isang katulad nila na, hindi naman gusto ko na at sobrang achiever, Teacher Mike. Gusto ko naman, relax lang siya sa balance, buhay niya. Kasi parang sila, di ba, relax na relax ang dating nila. Oo, nakaka-inspire na gano'n. Ikaw, Teacher Mike, ikaw ba ngayon into sports or into wellness? Oo. Madalas ako nagbibisikleta kasi nga kulang na yung oras ko sa iba pang exercise. Oo. Pero nakakatulong ng mabuti yung pagbibisikleta. Kaya lamang ay napakarami namang mga sasakyan na mausok dito sa loob ng campus. At saka yung mga sasakyan na yan, nakakadagdag sa noise pollution. Pero kung napakaraming gumagamit ng bisikleta, tingin ko ay magkakaroon ng mababawasan point, ng no, yung carbon emission. Oh, hindi baka mamaya dumugin tayo dito ng mga may kotse, no? Hindi, pwede naman nilang i-park yung kotse nila at kung dito lang naman sila sa loob ng campus, ay magbisikleta na lang sila. Oo. Marami namang bike racks, di ba? Marami naman. Mm-hmm. Pero nako, siyempre, kailangan siguro dapat university-wide ang kampanya tungkol sa health and wellness o yung mabuting na idudulot niyan. Mm-mm. Alam mo, sa ibang universities abroad, Teacher Vanessa, napaka-unfashionable na nagkokotse sa loob ng campus. Either maglakad ka or magbisikleta ka. Pero siyempre, maliban sa pagbibisikleta, yung ating mga guests noon, si Reden ay, siya ay... badminton. Oo. Player. Nagba-badminton na rin ako ngayon. pero hindi ko magawa yung fencing. Ni Ina. Oo. Pwede naman yung walis ting-ting. Kalaban mo yung mga anak mo. Baka matusok ko yung mga mata nila. Lalagyan mo ng ng kamatis yung dulo. tapos kaya lang hindi natutuwid yun. Baka oo nga. Baka maubos yung aming walis ting-ting sa bahay. Si Dave naman, basketball. Oo. Pero incoming freshman pa lang siya. At syempre, kilala ng marami si JR na isang magaling na basketballista. At sabi nila, magna cum laude standing siya. Oo. At ang ganda ng kanyang programa para mabalanse ang kanyang pag-aaral at ang sports. Oo. At syempre, yung leisure time rin niya. Ikaw ba, Teacher Mike, yung mga anak mo ba ay into sports din? Konting swimming, ganun. Pinababayaan ko muna silang pumili ng kanilang lalaruin. Kung minsan naman, sa buhangin lang naglalaro. Oo. Ang importante ay gumagalaw, hindi yung nasa computer ng mahabang oras sa araw-araw. Kasi hindi maganda sa katawan yun pag nakasanayan nilang ganun. Okay, nakaupo lang na, nakaslouch. Baka maging bahagi ng buhay nila, di ba? Parang maging defining activity nila na parang pag hindi nila nagawa yun sa isang araw,
ay parang hindi buo yung araw, hindi maganda na walang exercise. Alam mo, Teacher Mike, ang isang nakuha ko bilang magulang dun sa ating mga guests, eh tinuruan ko or sinabihan ko yung aking mga chikiting na gumawa ng kanilang schedule sa isang para sa daily nila, para sa ganun alin yung time. Di ko naman pinagbabawal yung paggamit ng teknolohiya at gadget, pero limitado at gaano karami ang para to sweat it out, para mag-sports, para manood ng TV, para mga ganyan. Kasi hindi naman pwedeng puro mga gadgets na lang. O yung mga bulilit na nakikinig ngayon, balansyahin ang inyong oras. Ah, dahil ngayong araw na to, meron tayong special guest. Siyempre, kung mga estudyante ang ating naging mga panauhin, ngayong umagang ito naman ay Mabuting Kalusugan para sa Magandang Kinabukasan ang ating pinakatopic. Kasama po natin, ipapakilala ko na ang ating special guests. Isa po siyang guro sa UP College of Education. Siya po ang faculty in charge sa Health Education Area. Ayan. At walang iba kung hindi si Teacher Grace Duca Pante. Magandang umaga, Teacher Grace. Magandang umaga, Teacher Venice, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Ayan. Nako, Teacher Mike, palagay ko marami akong itatanong dito kasi kay Teacher Grace tungkol sa sports, health, and wellness. Pero teka, tanong ko muna, Teacher Grace, bakit ang iyong naging expertise ay sa health education? Nako, napakagandang katanungan po niyan, Teacher Venice. Actually, ako po ay original talagang eduk student. Nung pumasok ako ng UP, talagang gusto kong magturo. Siguro dahil impluensya ng aking nanay na isa ding guro. So, nung pumasok ako ng eduk, ang aking major ay biology. Yun ang original. Oh, okay. And then, kumuha ako ng isang health class. Nagustuhan ko siya. Sabi ko, wow, napaka-exciting pala ng health education. So, dahil doon, na-motivate akong lumipat. Pero nasa eduk pa rin, lumipat lang ako ng major. At hindi naman ako nagsisi dahil napaka-practical ng health education. Gamit na gamit mo talaga sa buhay. Teacher Grace, ano yung klase na yun? O ano yung parang nagbigay sa'yo ng inspirasyon na maging interesado talaga sa health ed? EDH 100, yun ang foundation course ng health education. At si Dr. Fe Garcia ang aking profesor. So talagang napaka-influential niya sa akin. Isipin nyo, dahil lang dun sa course na yun, dinefine niya yung career ko. So talagang sabi ko, shucks, ito yung gusto ko. So hanggang ngayon, nasa health po ako. So, at pa sa sa tatawid pa ng katipunan. Opo, nasa tabi pa siya ng UPIS noon, yung dating high school campus ng UPIS. Katabi niya yung health noon bago siya lumipat sa eduk mismo, yung eduk building. Teacher Grace, napansin ko yung mga kadalasang mga majors o yung mga kumukuha ng health education sa ating kolehiyo ay sa galing, marami ang mga sa sports o sa CHK o tapos marami sa College of Science at ngayon marami na ang sa sa School of Economics. Yes. Oo. At saka sa CHE. Yung bang health education, saklaw ba niya ang sports? Yung marami kasi tayong mga estudyante, Teacher Venice, na kinukuha siyang elective courses nila. Like yung mga from the College of Home Economics, kasi talagang tandem na tandem. Mm-hmm. Halimbawa yung sa nutrition courses nila, meron din kasi tayong nutrition in health education. Ayun. So, nakikita nilang, kumbaga, para magka-partner. Katulad din sa School of Economics. Kasi ang iba sa kanila interested din sa health economics. Ayun. Kaya kinukuha nilang elective ang ating health education courses. Sa CHK naman, ang ginagawa po naman kasi namin dahil sa K-12 ngayon,
ang talagang magka-tandem ay health and physical education. So lalo na yung sa 11 and 12, may isang strand doon na magkasama ang health and PE. So ang ginagawa namin, ang mga major natin sa health education, ini-encourage natin silang mag-minor in physical education or vice versa. Yung mga nasa CHK na major in physical education, nagma-minor sila ng health ed. Ayun. Gaano kahaba yung oras na inilaan, Teacher Grace, sa health education at PE? Sa K to 12 curriculum, sa K to 12 po, 40 minutes a week. Araw-araw. A week po yun. Sapat ba yun, Teacher Sapat Grace? Sapat ba yun? Kulang na kulang po yun. Naku, napakaganda po ng inyong reaction. Kasi yan din ang aming reaction. Actually, kinausap namin noon si Secretary Luis tungkol nga dyan sa time allotment. Kasi sabi namin sa kanya, Secretary, kung gusto po talaga nating i-prioritize ang kalusugan ng ating mamamayan, dapat bigyan natin siya ng sapat na oras sa curriculum. Ang sagot naman ni Secretary Luis, naiintindihan niya yon. Kaya lang dahil sa dami nga ng subjects. At aminin natin na sa Pilipinas, minor subject ang turing natin sa health education, katulad ng PE, ng music, ng arts, kasi di ba MAPE, nakakumpul tayo sa MAPE. Diba, Teacher hindi Grace, namin siya ma... Kumbaga, sir, na from 30 minutes nga, napadagdagan na namin ng 10 minutes. Yun lang ang nagawa ng 2 more years sa... na dinagdag sa 10-year basic education sir, cycle, di ba? Ang usapan, tanggapin natin ang K-12 para ma-decongest ang curriculum. Eh, hindi rin naman pala na-decongest ng mabuti. 10 minutes marami. Lang. Actually po, ang halimbawa po sa health, ang nangyari lang mula grade 1, napasukan na siya ng health education. Actually, mula kinder pala. Mm-mm. Mula kinder, nagkaroon na ng health education subject. Before wala. Kasi sir, wala talaga siyang health. Sa ayun. Ano, nasa science siya. Science and health before. Oo, kasi K-12. Science and health ang tawag nila. Ang magkasama sa elementary, dun sa dating curriculum. Tapos, nasa MAPE naman siya. Part siya ng MAPE sa secondary curriculum before. Pero ngayon po, ginawa siyang separate subject. So, meron siyang... Kaya lang yun nga po, sir, talaga ang problem din namin talaga. Yung time allotment. 40 very minutes. Limited. 40 kasi, minutes a week. Kasi, para nakakalungkot, no? Kasi ngayon, ang mga focus ng karamihan sa mga iba't ibang mga bansa at ng kanilang mga curriculum ay wellness. Dahil alam naman natin ngayon, lalo na Teacher Mike, Teacher Grace, ngayon sa kolehiyo, ang dami ng mga estudyante na nagsasuffer ng... depression, yung mga ganyan ba na or sobrang stress, hindi lang sa mga estudyante, pati na rin sa mga faculty. Teacher Grace, natatakil ba ito sa health ed? Yes, lalong-lalo na sa foundation course natin, nadadaanan yan lahat ng mga issues, health-related issues. At kadalasan, ang sinasabi talaga na lalo na ang mga UP students, pag tinatanong sila, ano ba ang mga major issues ninyo na may kinalaman sa kalusugan, ang palagi nilang sinasabi, stress, sobrang stress dahil nga sa academic load, and then dami nilang mga extracurricular activities pa, ayan, may mga organizational duties pa sila na sabay-sabay, at mataas ang expectation sa kanila ng kanilang pamilya dahil nga UP student. Mm-mm. So, yan talaga sir ang ano nila, ang hinahanap nila, paano, ano ba yung mga estratehiya para lalo naming ma-manage ang aming stress? Kasi ang stress, hindi mo yan matatanggal sa buhay, parte yan. Oo. Ang key lang talaga dyan is i-manage mo siya ng mabuti. So tricky yung part na yon. Paano mo siya i-manage? And then second issue nila, kakulangan sa tulog. Okay. Naku, kasi nandyan ang social media. Correct. Yung techno-stress, pumapasok dyan. Dahil nga ang dami mong gadget, sabay-sabay yan, may cellphone ka, may kung ano, yung social media. Hindi mo na alam paano siya i-manage. Tapos may academics ka pa, kung meron ka pang sports and organizations. Mm-hmm. 24 hours lang ang isang araw. Paano mo siya hati-hatiin doon sa napakaraming bagay na yon. Ayun. Pero Teacher Grace, pag ba sa lower grades, kasi di ba yan ang mga concerns ng mga medyo nakakatandang mga estudyante, pero sa lower grades, meron din bang mga health and wellness concerns ang mga sa, let's say, sa basic ed mula sa kinder, elementary, and high school? Ano-ano itong mga to teach? Actually, Teacher Venice, napakaganda ng katanungan ninyo, no? Kasi minsan ang iniisip natin, ang kalusugan, dapat iniisip lang na matatanda.
Mm-hmm. Na kumbaga, mali yun. Kasi dapat mula pa nga sa pagkapanganak, no? Dun pala, actually mula sa tiyan eh. Mm-mm. Nung nanay, ang mm-mm. ang kalusugan, napaka-essential na niya. May mga bansa na inaalagaan na yung in mga hindi. In vitro. Kapag nandun pa sa, nandun pa sa sinapupunan ng nanay, dapat alagaan mo na yon. Sa pamamagitan ng magandang nutrisyon ng nanay, mm-mm. at yung kalusugan mismo. Kaya nga yung teenage pregnancy, maraming risk. Oo, kasi hindi pa handa yung katawan ng nanay. So, alagaan mo siya mula sa sinapupunan hanggang paglaki. Mm-hmm. Yung foundation years, napaka-importante nun. Kaya nga dun sa K-12 program ng health, nilagay namin ang nutrition dun sa primary grades. Grabe yung emphasis namin sa nutrition kasi habit yun eh. Pag nakasanayan na ng bata na kumain ng hindi masustansya, madadala niya yun hanggang paglaki. Ang hirap-hirap ng baguhin kasi habit mo na eh, nakasanayan mo na. Teacher Grace, sa ating mga Pilipino, sa mga kabataang Pilipino, ano ba yung problema sa pagkain na yan? Ano ba ang kadalasang sumisira sa diet at nutrisyon ng ating mga estudyante? Sa totoo lang po kasi yung modeling din kasi yan sa bahay ng mga magulang. Kasi kahit na anong turo mo, halimbawa sa eskwelahan, na ito yung masustansyang pagkain, tinuruan mo sila paano nila i-identify para pag pumunta sila sa kantin, alam nila kung ano ang pipiliin nila at bibilhin nilang pagkaing masustansya. Pero kung pagdating sa bahay, ang kinakain ng magulang ay hindi masustansya, ang binibili ng nanay ay hindi masustansya, may wala yung tinuturo sa school kasi hindi nagtutugma yung tinuro sa eskwelahan at ginagawa sa bahay. So mahalaga pong mag-partner talaga ang teacher tsaka ang parent. So yung parent education, napaka-importante din nun. Pero alam mo, Teacher Grace, pag pinagtabi mo ang suman at saka tsokolate, malamang ang pipiliin talaga. Kahit anong turo sa bahay, eh, pag nasa cafeteria, merong yan yung, no, yung matatamis. Correct. No? Yung, alam nyo, Sir Mike, napakaganda nga niya ng yung binanggit nyo na parang sinasabi nila, totoo ba yon na para daw maging masustansya yung kinakain mo, dapat pangit yung lasa? Kasi diba, pag sinabi mo ampalaya, napakasustansya nun, pero mapait siya. Mm-mm. Kaya nga, hindi ka masaya eh, pag kinain. Ang challenge nga po eh siguro, paano ba natin gagawing mas attractive itong mga pagkaing masustansya na to para maging makain siya ng mga bata? Like yung gulay. Oo. Paano ba ang paraan ng pagluluto, pagsisilbi, no, yung plating para mas maging attractive siya at kainin siya ng bata? Kasi nga may ganun tayong so concept. Dapat pala malaki pa lang role ng canteen, yung nagma-manage ng canteen sa mga schools kasi yung ibang mga schools, 'di ba ngayon nabasa ko nga eh the new killer is sugar. Dahil well, pati na rin yung mga cancer cells, they feed on sugar. Correct. Eh, ang ating mga pagkain, eh, halimbawa, yung mga donut, mahilig kumain ng, uminom ng mga matatamis na drinks, o lalo na ngayon, yung mga kape na iniinom, eh, yung mga frappe, di ba? Ang laki ng sugar content niya. Overpriced pa. Oo. Yes. Eh, yan ba, Teacher Grace? Eh, sakop ba yan ng health and wellness program ng health ed, yung mga kantina? Yes, yung... actually, ang DepEd may policy po talaga sila na bawal sa kanilang mga kantin ang mga junk na pagkain tsaka yung soft drinks. Dapat may healthy alternative sila. At nakakatuwa dahil ang College of Education ng UP, wala na tayong soft drinks sa kantin natin. Okay. At ngayon pinag-iisipan natin, ano ba yung mga healthier alternatives na pwede nating i-offer? Mm-mm. Kasi kung wala kang soft namura. Drinks, namura. Oo. Ano ba yung mga pwede nating ibigay sa mga customers? Teacher, yung sagot gulaman, di ba yung mga sa karamihan sa public school? Sagot gulaman. Oo. Sinasalok 'yan. Oh, sinasalok tapos meron din yung para siyang matamis na matamis na may parang matamis na sinasalok, lalagay mo sa cone ng ano ba 'yon, yung yelo na kinudkod na yelo. Tapos kulay red yung 'di ba may ganun tapos lalagyan pa ng sago at may food coloring yata. Healthy ba yung alternative yung mga yan, Teacher Grace? Naku, alam nyo, Teacher Venice, ang isa pang issue kasi din dyan yung safety.
'Di ba yung pan, yung pag-prepare maliban sa matamis din siya. Mm-mm. Yung preparation kasi mas open siya sa contamination. Yung minsan yung kamay, 'di ba, yung paghahanda baka hindi malinis. Mm-hmm. Eh lalo ngayon, 'di ba, may issue tayo ng namatay dahil sa milk tea. Oh, so pumapasok yung safety issue talaga sa pagkain. So dapat maliban sa nutritious siya, dapat ligtas din ang pagkakahanda dun sa pagkain. Ayun. Alam mo, madalang lang yata sa mga schools yung nagsiserve ng fruits. Bakit nga ba yung bata prutas, hindi kinakain yung mga prutas, no? Ay, samantalang napaka, marami naman po masasarap na prutas. Mm-hmm. Kaya nga hindi totoo na ang masustansyang pagkain ay hindi masarap. Kasi marami namang masasarap na pagkain na masustansya at the same time. At ang lagi pong sinasabi dyan ng mga eksperto, moderation. Mm-hmm. Hindi natin sinasabing bawal ang matamis, na bawal ang asukal, moderation lang. Moderation. Tamang-tama lang, hindi, kasi alam naman natin lahat ng sobra masama. Mm-mm. So, hindi pwedeng araw-araw ka nagchocolate. Once in a while, alam mong ano, balansin lang. Tama po kayo kanina, balance. Oo nga. Parang mas masarap yung hindi balanced eh. Kaya naman, sir, nagiging unhealthy yung lifestyle kasi nasasobrahan dun sa dun sa masarap. Diba, drink moderately. E boring naman para sa iba yung drink moderately. Eh halimbawa, sir, ang tubig. Ang sinasabi, healthiest drink ang tubig. Oo, pero boring naman yung tubig. May mga nagsasabi na wala kasing lasa eh. Mas gusto nila yung may kulay at may lasa. Pero alam natin na yun ang pinaka-healthy. Nasa base nga ng pyramid yun eh. Tubig. Lalo na po ngayong mainit. Oo. Kailangan natin ng sapat na tubig. Teacher Grace, yun bang pag pinag-uusapan, kasi puro health and nutrition, pero di ba bahagi din ng health education yung sports and fitness. Ano yung mga na ituturo tungkol dito sa mga estudyante natin? Na pwedeng magamit din ng mga magulang, hindi lang sa school, kundi sa kanilang sarili-sariling pamamahay. Actually, wala po kasi talagang excuses sa hindi pag-exercise. Mm-mm. Kasi, diba, sa 24 hours natin, imposible namang wala ka man lang dyan 45 minutes o 30 minutes in a day na pwede mong ialat sa pag-exercise. At marami naman, di ba marami namang ways. At ilan alam ko yung last... Teacher Grace last ang maigi? Minimum. Ang sinasabi... For beginners. Kasi yung gustong manumbalik. Magbalik loob. Sa isang linggo, siguro mga tatlong beses na 45 minutes. 45 minutes. Pwede rin pwede yan sa mga i-divide, bata. I-divide yan in a day. Hindi 15, naman pwede. Pwedeng 15 minutes sa morning, 15 minutes sa midday, mga 20 minutes. Applicable yan sa mga bata rin, Teacher Grace. At eventually, hahaba naman yan, Teacher Grace. Yung, diba, pag na-enjoy mo yung na. Intensity, yung frequency, diba? Yung time. Ano yan, mag-i-extend yan. Pero syempre sa umpisa, ang formula dyan, mag-i-start ka talaga ng mild lang. Ng... Piniprepare mo yung katawan mo kasi hindi mo dapat biglain. Tsaka pag nananakit na, para listen to your body. Di ba pag nananakit na, ibig sabihin hindi na kaya, huwag ninyong ipupush. Oo nga, dapat pala. Ano, yung mga bata pala, okay lang ba yung paglalakad-lakad? Oo, yung walking, yung... napaka-healthy exercise po niyan. Kasi yung iba kasi mga magulang, sinabing sports, sports talaga yung hinahanap. So, pwede naman yung patakbo-takbo. Physical. Tsaka yung mga Philippine games na halos nawawala na, di ba? Yung mga bata ngayon, hindi na nila alam mo, Teacher Grace, larong Pilipino na dapat natin sa kanila ituro ulit. Ang tingin ulit. Ko nga, alam mo, Teacher Grace, magandang exercise, yung piko. Tama. Kasi nung isang araw, nagpiko kami. Aba, pinawisan ako ng todo. Sabi ko, ba't nung bata ako parang hindi ako hinihingal? Siguro kulang talaga ako ng exercise. Yung anak ko parang nakakapagod naman to. Naku, isa ka pa, biktima ka dyan. Diba, ang sarap magpiko kasi tumatalon ka, nagbe-bend ka. Alam niyo, Ma'am Venice, napakaganda ng ginawa ninyo. Kasi family bonding na Philippine game ang ginamit ninyong pamamaraan sa pagbabanta sa family. So sana ang mga pamilyang Pilipino, no? Bakit hindi natin gawin yan? I-off muna ang mga computers, labas tayo, and then mag-exercise.
Muli pong nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Venice. Ako naman po si Teacher Mike. At kasama po natin si Teacher Grace Duca Pante ng Health Education Area ng UP College of Education. At ang ating talakayan ay Mabuting Kalusugan para sa Magandang Kinabukasan. Ayan. Teacher Grace, ano ba yung assessment niyo ngayon sa mga estudyante? Ang mga estudyante ba natin ay malulusog pa rin ba? Kasi ngayon pag malusog, mataba ang ang connotation. Yung talagang malusog in the yung sense talaga ng word. Generally, actually, kung ako mag-a-assess, marami sa kanila ang unhealthy lifestyle. Okay. Hindi lang sa mga estudyante natin, pati sa faculty at staff. Guilty! At yun nga, ang sinasabi ng wellness committee ng UP, ano po, ito, totoo po ito sa lahat ng campuses ng UP na kailangan magbagong buhay ng mga tao mula sa faculty, oo, staff at mga estudyante. Kailangan talaga natin gawing priority ang ating health. Kasi madami din kasing influences. Maraming rason bakit unhealthy ang ating lifestyle. Ayan, yung mga nagte-Facebook, madalas, nakaupo lang. Alam mo, Teacher Mike, parang wala na sa school ngayon, Teacher Grace, nung bata tayo. Di ba merong calisthenics kapag flag ceremony na parang, di ba, bago magsimula or after. May mga nahihimatay pa nga dyan, yung hindi kumakain pag umaga, di ba? Di ba yung arms forward raise, up taas, tapos sidewards. Oh, naabutan ko pa yan. Ganyan yung ulo mo. Na, may nagli-lead ng Pero ngayon parang wala na yun o dahil nagmamadali sila na magpumasok feeling sa kanilang... Feeling ko meron pa naman, kaya lang baka nga tama kayo na hindi na masyado siyang na-emphasize na importante part ng pag-start ng day. Dapat yata sa mga institutions ngayon, may time na mag-stop kayo, lumabas kayo, tapos mag-exercise. Lahat kayo mag-jog, tapos balik. Diba sa neuroscience, sa brain and learning, yan ang kanilang parang breaks in between. Yes. Para ma-oxygenize yung ang brain. Mga brain. Mm-hmm. For mental functioning. Better mental functioning. Naalala ko nung nakaraang linggo, no, may nakapanayam tayong isang panauhin. Ang sabi niya, hindi siya nagso-soft drinks kasi badminton player siya, si Reden na Kuden. So naisip ko ngayon na kailangan siguro, Teacher Grace, mayroong motivation yung mga estudyante, mga faculty, kung bakit hindi sila magso-soft drinks, i-regulate nila yung kinakain nilang pagkain. No, kasi ito ang goal ko at ito ang gusto kong marating, no. Kung hindi man ako mag number one sa marathon, eh matapos ko, umabot ako hanggang finish line. Nang tumatakbo, hindi nang umiiyak. Naglalakad pero umiiyak at nangangako na ito na ang huli, no. So tingin ko, Teacher Grace, motivation, pwede kayang ano 'yon, no? Isa sa mga dahilan magbigay ng goal sana yung tao sa sarili nila. Doon dapat talaga mag-uumpisa. Mm-hmm. Bakit ko ito gagawin? Mm-hmm. Para saan? Mm-hmm. 'Di ba 'yun yung tanong ng tao eh. Mm-hmm. Pag hinalagaan mo ang sarili mo, ano bang pakinabang doon? Mm-hmm. At alam naman natin na hindi lang mapapahaba ang buhay mo, tatas ang kalidad ng buhay mo. 'Di ba yung quality of life? Mm-hmm. 'Yun na kasi ang pinag-uusapan eh. Longevity and then quality of life na magta-translate din 'yon hindi lang sa sarili mo kundi pati sa pamilya mo. Kasi pag mamatay ka ng maaga at ikaw ang breadwinner, for instance, ang dami sa yung nakadepende, kawawa naman yung mga maiiwan mo. And then yung societal impact. So maraming levels 'yan. Kumbaga napaka isang buhay lang, pag inisip mo, no, isang buhay 'yan, pero ang laki-laki ng impact niyan sa society. Mm-hmm. Pag meron ka lang isang tao na maimpluwensyahan na magkaroon ng healthy lifestyle, napakalaking tulong po nun. Kasi malay mo yung taong yan, yan pala ang magiging, magiging isa siyang powerful person, influential person, halimbawa sa kung saan mang larangan. Mm-hmm. Teacher Grace, sabi nga, no, yung unhealthy lifestyle, ang patutunguhan nito, no, kung tatanda man yung tao, eh, mamamatay siya na maraming masasakit sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Ano ba itong mga pains na ito, yung mga masasakit, no? Kung unhealthy yung lifestyle ng tao ngayon, no? At in the future, habang tumatanda siya, no, papalapit sa kamatayan,
eh, may mga masasakit siyang mararamdaman sa katawan. Naku, talagang. Oo. Dapat sir, kasi siguro malaman natin iyon, no? Kasi ito yung mga chronic, ito yung mga chronic diseases o yung mga non-communicable diseases na ngayon ang usong-uso ay sakit sa puso, cancer, diabetes. Mm-hmm. Yan yung tatlong inaano talaga ngayon po, tinitingnan. Kasi nga, worldwide, yung sakit sa puso, yan ang number one killer. Mm-mm. Dahil ba yan sa inactivity ng mga tao? I mean, Teacher Grace, kasi hindi naman nararamdaman kaagad ng iba yung sakit sa puso, kundi bigla itong aatake. Yes, ano? Yes. Yung ibig kong sabihin, yung mga nararamdaman yung mga rayuma, yung mga ganyan. Yung mga... Kasi yung iba, tatawanan lang nila, pero actually, yung mga nakakaramdam niya, nagsasabing makakabalik lang sila, no, sa, yeah, sa too late na. Pipiliin nila yung pagkain nila, hindi sila iinom, hindi sila hindi nila aabusuhin yung pagkain ng mga hindi dapat kinakain. Hindi lang po actually sa kinakain, kundi pati yan sa mga bisyo natin, like yung paninigarilyo, pag-inom ng alak. Alam natin na maraming health impact yan, negative health impact. So kailangan ang siguro yung mindset din ng tao, kailangan talaga nating baguhin. At saka yung kultura. Kasi pag tiningnan mo, maraming obstacles sa healthy lifestyle ang naguugat sa kultura natin. Alam mo, Teacher Grace, napansin ko yung mga, lalo na yung mga teenager, yung paniniwala nila, ay total bata pa ako. Yung mga iinom hanggang wagas. O ikaw, Teacher Mike ba, nung ikaw ba ay bata eh? Naisip mo ba? Umiinom ka ba nun, Teacher Mike? Hindi ko iniisip yun. Kasi kung iisipin mo yun, hindi ka naiinom. Pero kasi diba yung mga usually, yan yung mga teenagers na iinom. Parang hindi na darating ang bukas. O maninigarilyo na... Yung di ba may sikat na sikat ngayon na YOLO, yung you only live once. Yan yung mga sinasabi ng kabataan ngayon na dahil isang beses ka lang mabubuhay, gawin mo na lahat. Yung extreme na kung ano-ano namang gagawin nila. Talagang sinasakripisyo nila yung kalusugan nila kasi parang inisip nila, isang beses lang naman eh. Tapos mamamatay ka na. So, gawin mo na habang bata ka pa. Maganda ba yung YOLO na yon, Teacher Grace? Extreme siya. Kung akong tatanungin nyo, hindi. Kasi yung risk-taking behavior mo, tinataas mo eh. Na wala ka nang pakialam sa safety, sa health. Kasi nga, you only live once. Yun. Na sana, diba? Ano naman yung, meron din, ebolo ba yun? Ebolo. Ano po yun? Everybody only lives once. Parang ganun. Okay. Ngayon ko lang narinig po yun. Actually, nagulat ako kasi kahapon pinag-uusapan niya ng mga anak ko. Tapos, ano mas gusto mo, mami? YOLO or ebolo? Ano yun? Ganun ako. yun ngayon pala yung ibig sabihin nun. Only lives, everybody only lives once. So, ano yun? Laro? Hindi, parang... siguro maganda organization yan. Parang siya parang nauso lang siya. Nauso lang siya. Nauso lang siyang mantra ng mga kabataan ngayon. YOLO. So magpa-bungee jumping, ganon. Oo, na parang yung mga extreme, mga risk-taking behaviors, gagawin mo na habang bata ka pa. Na bahala na. Nako, kailangan pala. Eh, nako, ang message yan, in moderation talaga. Yeah. Oo, pero ang gandang pag-aralan eh, no? Ano kaya yung nag-uudyok sa kanila na... Tsaka, alam nyo, Teacher Vinice, mas bata pa, mas maganda na may instill mo na dun talaga yung habits na healthy. Kasi pag matanda ka na, too late mahirap na. Mahirap tanggalin. Nandiyan na yung mga sakit mo, meron mga irreversible. Mm-hmm. May damage na yung katawan mo. Kahit na anong gawin mo, hindi mo na may babalik yun dun sa dati. Kaya mas maaga, mas bata ka pa, alagaan mo na ang iyong sarili. Teacher Grace, ano naman ang masasabi mo yung iba na ngayon ay into wellness, pero yung mga andami ng mga iniinom na mga alternative medications? Naku, ang sinasabi po ng DOH dyan, yung mga food supplements. Kaya nga, no approved therapeutic claim. Kasi wala naman talaga siyang additional benefit. Hindi naman niya makakapaggamot. So, kung ikaw ay kumakain ng masustansya, hindi mo na kailangan actually ng mga supplements. Kaya nga supplement, pandagdag mo lang yan. Hindi naman yan, alam niyo yung kiniklaim ng mga advertisements, isipin natin lagi na yung mga advertisements, sinisell nila yung product. So, sasabihin na nila lahat ng pakinabang na pwede mong makuha dun sa produkto. Pero, mini-mislead tayo para bilhin natin yan. Mm-hmm.
So, oo nga, kasi ang dami ng mga ganyan na i-manage mong stress mo. Teacher Grace, paano ba talaga ang pagluto? Yung gulay, no? Hilaw o half cook? Mm-hmm. Although may mga gulay na kailangang iluto, okra, saka yeah, hindi na masarap kainin ng okra ng hilaw at saka yung talong, 'di ba? Pero yung iba, no, yung sitaw pwedeng kainin ng ano, no, ng presko. Alam niyo, sir, ngayon parang isa din sa mga issue kasi diyan is sigurado ba tayo na ang hilaw na kinakain natin ay ligtas? Kasi di ba papasok din diyan yung mga pesticides na ginamit. Hindi mo alam kung saan ang galing, lalo na dito sa Metro Manila. Kung sa probinsya, nagtatanim ka ng gulay, alam mong ligtas, ikaw ang nagtanim nun organic, eh. Alam mo kung ano mga nilagay mo, di ba? Kung tama, organic. Organic sure yung kuya ko nga, yung wili ang hinahagis. Sir, di ba? Sa gulay. Sabi ko, organic. Hindi mo, but wiwi. Parang ibang ibang pagka-organic naman yan, Teacher Vinice. Pero yun nga, sir, diba dito sa Metro Manila kasi pag bumili ka sa palengke, hindi mo na alam kung anong mga nilagay dyan. May formalin ba yan? May, yun lang din ang ano. Kung minsan din kaya ako siguro, napapaisip ako, kakainin ko ba to ng hilaw or mas safe iluluto ba na iluto ko? Pero ang ano naman doon, naman yung ang sustansya naman hindi na intact kasi pwedeng nag-evaporate na, di ba? Kaya ba, Teacher Grace, ngayon usong-uso yung mga organic na pagkain. Oo. Dahil nga dyan sa mga artificial, ito sinasabi natin, pwedeng cause ng cancer, di ba? Yung mga processed food. Mm-mm. Yan yung sinasabi kasi ng mga research eh. Okay. Na the more na pinaprocess mo yung pagkain, the more na tumataas yung parang carcinogenic property niya. Okay. Naku, kailangan talaga healthy lifestyle talaga, no? Teacher Grace, yun bang mga sa high school, kasi kanina nabanggit natin sa mga mag-aaral sa lower grades, nutrition ang kanilang problema. Sa high school naman, Teacher Grace, ano yung mga pinaka-problem na in terms of health and wellness? Naku, sa high school kasi dahil nga dyan na nag-uumpisa yung puberty, no? Mm-hmm. May mga, kung grade 7, mga 12 years old, 12, 13 years old, puberty-related health issues po yan. So, yung mga menstruation, yung concern nila sa mga tagyawat, yan na, yung mga kilikili power. Kasi, syempre, yung odor, nagiging yung hormones nila, diba, mas na-activate. So, yan yung laman din ng curriculum sa health. Paano ba i-manage ng tama itong mga health-related concerns during puberty? At saka dyan na rin pumapasok yung mga nagiging adventurous sila, nag-start na sila manigarilyo, uminom ng alak. So, dapat ma-prevent natin yon ng mas maaga. Kasi may mga pag-aaral ngayon na grade 3 pa lang, minsan nag-start na manigarilyo. Uy, grabe influensya naman ng kapaligiran. So, kailangan tayong mga nakatatanda, maging proactive tayo. Paano natin ito mapiprevent? Mabuting kalusugan para sa magandang kinabukasan. Ayan. Alam mo, Teacher Mike, Teacher Grace, dati-dati, nung panahon ng lola ko, ganun eh. Nung panahon, di ba? Hindi naman nung ganyan ka-conscious. World War II pa yun. Hindi pa naman ako ganun katanda. Pero nung mga unang panahon, kasi hindi naman uso-uso yung mga nagpapa-blood check, nagpapakuha ng blood pressure. Noon nga bata kami, kung kumain ako ng yung gatas ng kalabaw, na patitigasin mo pa yon yung pinakataas niya, na ngayon pala loaded with cholesterol yon. Pero ilalagay mo sa mainit na kanin, nalalagyan mo ng konting sugar at saka saging, okay na yon sa ulam mo, oo. Pero ngayon, parang hindi healthy yung ganyan. Ano ba yung nagbungsod sa mga, ganun ba karami ang mga may sakit ngayon? Kasi noon, basta namatay ka naman eh, dahil matanda na siya. Di ba, Teacher Grace? Ganun ba karami ngayon ang mga may... Maraming factors po kasi talaga, Teacher Venice, katulad na lang ng quality din ng environment natin. Ibang-iba na. Kung ikukumpara mo noon sa sinasabi mong panahon ng ating mga lola, napakalinis pa ng kapaligiran noon. Diba? Wala silang masyadong problema sa pollution. Ngayon, nakita naman natin sa dami ng tao. So, sala-salabat kasi yung problema, like yung overpopulation, tapos yung environmental quality nga na bumaba na.
Tsaka yung lifestyle ng tao nagbago nang nagbago dahil sa teknolohiya na rin. So, hindi natin pwedeng sabing isa lang ang factor. Combination talaga siya ng factors. Ayun. Ngayon yung iba nga dyan ngayon, no? Pag umihi sa gabi, pagbalik sa kama, che-check-in pa yung ano, yung Facebook bago matulog uli. Correct. Oo, hindi naman ginagawa dati yan. Buti sir, kung natutulog pa, may mga iba akong kakilala na dahil sa computer games, hindi na niya alam kung araw ba o gabi. Di ba yung mga ganun na sobrang addicted na sila sa technology? Lalo na ngayon sa mga kabataan, yung ano ba yun, Clash of Clans. Yes, usong-usong laro. Hindi na sila lumalabas, hindi na nasisinagan ng araw. Naku, importante po, wag lang naman tanghaling tapat, yung early morning sunshine. Wala bang movement against sa paglalaro ng mga ganyan para sa mga bata, no? Maprotektahan yung mga bata. Actually, ang hirap talagang... Walang movement eh. Kahit sa Facebook, sana may mga movement, may mga... Regulation ba? Parent ganun? Organizations. No? Oo, pwede po yan, sir. Maganda yan. Magsama-sama ang mga magulang. Mag-share ng problema, paanong na-resolve sa bahay ito. Correct. Yung advocacy against sobrang ano, pag-isipan nga natin yan, Teacher Grace. Pwede, no? Sir. Oo. Naku, Teacher Grace, ano kaya ang pwede mo maipayo sa ating mga tagapakinig na mga magulang, Teacher Grace? Naku, napakasimple lang po. At alam kong alam din naman ito ng ating mga magulang. Yung pagiging... Pagsimple nga, parang ang hirap. Kasi mula pa noon, di ba, parang paulit-ulit naman nating ipinapaalala na ang magulang napaka-crucial talagang example sa mga anak. So, kung ano... Sabi nga nila, hindi mo na kailangan sabihin, ipakita mo na lang. So, paano ba ipopromote ang healthy living para sa mga anak? Ipakita mo kung paano yun dapat gawin. So, modeling. Di ba yung social learning theory ni Bandura? Napaka-classic niya. Kasi nga, yun nga, you learn from imitating adults. So, yung mga bata, kung nakikita sa magulang, yun po ang gagayahin nila. Kaya kung gusto po natin maging malusog ang ating mga anak, kumain po ng masustansya, at matulog ng sapat, uminom ng tubig. Yung mga practical pong yung mga iba, bagay. Matulog na kayo. Importante ang tulog. Tapos nakahiga ang magulang. Nagpe-Facebook sa yung cellphone na ba pinapatulog yung mga anak. So, mga maging mabuti po tayo mga magulang. Yung mata ng bata, naka, rin. Nandito sa gilid, ano? Oo. Kaya po, talagang mga magulang po talagang mahalaga ang papel sa pagiging modelo po sa ating mga anak. Siguro, alam mo, Teacher Grace, kailangan din sigurong i-instill sa mga magulang. Alam mo, yung mga pumapasok na ibang estudyante, hindi kumakain sa umaga. Nako, oo. Parang ang dali-dali lang naman na sundin na ano breakfast is important. Na, Teacher Grace? Kasi baka hindi gutom. Wala yung sensation ng gutom, di ba? Oo. Pero actually, malamang empty yung stomach. Kasi nga, breaking the fast dahil nga ilang oras kang hindi kumain sa gabi. Mm-mm. So, hindi naman po kailangang napakomplikado nung pag-prepare mo ng breakfast. Sabi nga natin, kahit prutas yan, isang saging, uminom ka ng gatas, pwede na po yung breakfast. Basta wag lang pong papasok ng hindi kumain. Kasi yung pong pinaka-importanting meal talaga sa araw ay ang almusal. At saka alam mo, Teacher Grace, Teacher Mike, pati na rin yung lahat ng mga studies na nagpapakita ng kahalagahan ng dinner time. You know, when you sit down as a family. Yes. Kasi pag daw kumakain kayo, kaya nakikita mo yung mga meetings. Bakit kapag lunch meeting, maraming mga deals na nasosolve. O yung mga kasi nawawala yung mga barriers pag kumakain kayo. So yung mga parents, kung gusto nyo makilala yung mga anak ninyo at ang nangyari sa araw nila, you eat dinner together. Yes. At syempre, yung dinner nyo hindi junk. Healthy food. Masarap yung instant noodles sa Teacher Grace, ano? I-re-recommend mo ba ito? hindi po, Teacher Grace. Bakit? Kaya nga po, instant masarap, din ang pagkamatay ng mga tao ngayon. Di ba napapadali Oo. Ang buhay po natin dahil masyado ding instant kasi ang mga mo, Teacher Grace, natin. Yung paborito ko noon, yung noon, hindi ngayon, tinigil ko na yung seafood flavor. Balita ko, Teacher Mike, ikaw dalawa daw seafood ang nakakain. Sa isang araw? Dalawa nga yung pinaprepare ko. Pero sa isang araw? Sa isang araw. Everyday? Ay, hindi. Pag Sabado, kasi nagmamadali nga ako eh. Bibisikleta Actually, ako, pagdating ko naman sa classroom, gutom na gutom ako. Wala namang
luto na pagkain, may instant noodles. So makikiusap ako doon na paki-prepare dalawa. Tinigil ko na yun kasi buti naman po sir at tinigil nyo na. Nakakatakot kasi, yung sinabi sa akin eh. Correct. Kasi yan napakadaming chemicals kaya din marami tayo nagkakasakit sa bato, 'di ba? Yung kidney problems. Mm-hmm. Dahil diyan sa napakataas sa contribution yan. Malaki ang contribution po ng mga instant. Alam mo napansin na ko yung mga ibang estudyante na nagtitipid. Ang kanilang gagawin, kasi bibili noodles. Ng noodles, tapos noodle na ulam pa. Mm-hmm. Tapos talagang maraming kanin ang kanilang kakainin. Minsan nga, parang naano ako yung mga eat rice all you can. Lumalabas sa mga pag-aaral pala na ang carbohydrates actually hindi yung fats daw. Kasi yung carbohydrates, di ba kung yung iba na kung kumain ng kanin, talaga namang wagas, kung nga sabihin nila. Nagdodobol, ano pa. May kaibigan ako nung si Boy Kanin ang tawag namin. Dahil pag binisita namin, magmi-merienda lang kami, ang hanap niya kanin. Palaging gutom. Ano nga ba tawag doon? Bahaw? Kailang moderation po kasi balik tayo doon. Huwag sobra. Uy, sobra. Oo. Grabe naman si Boy Kanin. Hanggang ngayon, sir, naalala nyo si Boy Kanin. Sabi niya, magmerienda na lang siya ng nilagang saging. So, bago nga, masarap. Actually, ako hindi ko na nga nilalaga yung saging eh. Yung, inakain ko na siya ng hilaw, yung saging. At saka ngayon, bumalik na ako sa oatmeal. Yes. Para breakfast. Maraming fiber. Ayan, mabilis naman i-prepare ang oatmeal. Oo. Good for the heart pa siya.